Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw na ito, gagawa na naman uli ako ng travel guide para sa mga gustong bumisita rito sa San Francisco Bay Area at gustong mag-drive around para hindi na kayo mahihirapan, at least kahit papano mayroon na kayong idea kung ano yung mga street na dadaanan nyo. Okay, so ngayon nandito ako sa San Bruno sa post office. Ang kaharap ko dito ngayon yung Century Theaters ng Tamfuran. So, nag-drop lang ako ng sulat at galing ako sa terminal. Kaya nandito ako sa post office ng San Bruno. At ngayon ako'y pupunta na sa Daly City kasi ang una kong pick-upin ay nasa Daly City. Actually, dalawa ito sabay-sabay. Isa naka-wheelchair, dalawa sa balid, tatlo palang pasahero ko kagad. So, ngayon, sana mag-i-enjoy kayo rito sa biyahe ko ngayon. At kung sakasakali hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. At kung nagustuhan ninyo yung mga videos ko, please like and share para makatulong kayo sa channel ko, lalong-lalo na sa mga kamag-anakan ko dyan sa Pilipinas na sila ang dahilan kung bakit ako nag-YouTube, para matulungan ko sila. Kaya humihingi din ako ng pabor sa inyo na mga kamag-anakan ko dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga followers ko sa Facebook, dahil alam ko karamihan dyan sa followers ko sa Facebook ay mga kamag-anak ko, na kung pwede kayo ang magiging loyalist ko na subscriber kasi kayo ang may interest sa akin. Kaya hopefully maintindihan niyo ako sa pananawagan ko para makatulong talaga ako sa inyo, kasi kung wala naman din akong kikitain dito sa YouTube dahil walang nanonood sa videos ko, walang nanonood sa channel ko, eh hindi ako ma-recommend ng YouTube sa ibang viewers, kasi ang commercial is based on viewership. Pag nakita ng YouTube na maraming nanonood sa videos ko, lalagyan nila ng commercial. Eh doon ako sa commercial kumikita, kasi doon ako nila babayaran. Eh kung kahit naman may commercial din at hindi nyo pinapanood, ini-skip ninyo, wala din, useless din. So, huwag niyo ako sisisihin kung sakasakali lalapit kayo sa akin at manghingi kayo ng tulong at wala akong maitulong sa inyo, kasi hindi ko talaga pwedeng ibigay ang kunti kong retirement sa inyo dahil ang dami ko ng sakit ngayon. Hindi ko na nga alam kung anong mga sakit ko. Kailangan bibili ako ng sarili kong health insurance pag umuwi ako dyan sa atin. Kaya sana intindihin niyo ako. Kaya pag sakasakali naman, pag napaghindihan ko kayo, huwag kayong sasama ang loob. Dahil talagang ano eh, kaya nga pinipilit ko itong pag-YouTube kahit hindi ko ito tawag dito, kahit wala akong experience dito, pinilit ko. Dahil nung nalaman ko na mayroon palang kitaan dito sa YouTube, kaya nagpakapal na lang ako ng mukha. Kasi hindi basta-basta mag-YouTube ka, kasi lahat ng mga ginagawa mo dito sa YouTube ay makikita sa buong mundo, pinapanood ka sa buong mundo. Kaya kung mahihain ka dito, hindi pwede talaga, kailangan magpakapal ka ng mukha mo dito. Kaya ako ay talagang noon mahihain ako. Aloof ako. Parang gusto ko ako lang mag-isa. Ayaw kong ma-expose. Pero dito kasi, alam mo na, nasa information age na tayo, kaya kailangan sumabay tayo. Dahil mapag-iwanan ka kung hindi ka sasabay sa
trending ngayon, eh, nasa information age na tayo. Eh ako, laki ako ng old, ano ah, o tawag nito, yung pang ano ba, yung makaluma, ganun. Old school ako eh. So, kaya alam mo naman, pag old school ka, takot ka mag-aral sa mga bagong ano, yung bagong technology. Pero wala kang choice eh. Kailangan mo talagang pag-aralan. Kasi kung hindi, yun nga, mapag-iwanan ka. So, yun lang naman ang pakiusap ko sa inyo, mga kamag-anakan ko dyan. Sinabi ko nga na sa inyo na pag ang apelyido ninyo ay Sarco, Mangana, yan ang sa tatay side ko. Pero kung Ligaspo, Kabigas, yan naman ang sa nanay na side ko. Yun lang naman, yung apat na apelyido na yan. Pag mayroong kayong ganyan, ibig sabihin mga kamag-anak ko kayo. At yun, yun ang iniimbitahan ko na mag-patronize sa channel ko dito sa YouTube. Kasi wala akong makukuha dyan sa Facebook. Kahit kayo, wala kayong makukuha dyan sa Facebook. Pero lahat ng oras nyo, nasa Facebook kayo. Now, hindi ko naman kayo pinagbawalan na wag na kayo dyan sa Facebook. Ang pakiusap ko lang sa inyo, dahil sa ngayon nga, wala pa akong alam sa pag-i-edit at sa paggawa ng thumbnail. Kaya, kung mayroong mga videos na lumalabas sa Facebook, subscription lang ang habol ko doon. Mag-subscribe lang kayo. Kung wala pa kayong, hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, i-hit nyo lang yung subscription button doon sa Facebook, sa YouTube na lumabas na videos ko. Tapos huwag na niyong panoorin. Dumiretso na kayo sa YouTube channel ko. Alam nyo naman ang YouTube channel ko, at Phil Am Vlogger. Yun yung YouTube channel ko. Or doon sa Facebook, mayroong YouTube na icon. Pag once na nasa sa Facebook kayo, tapos nakita ninyo yung videos ko sa Facebook, pindutin nyo lang yung YouTube na icon na yon, automatic nasa YouTube channel na kayo. Or kung hindi, iwanan nyo yun. At lumipat na kayo doon sa YouTube. So ngayon ko lang na-realize na pwede pala doon sa Facebook. Kasi mayroon doong icon na pula. Pula, yun yung icon ng YouTube eh. So, pag press mo ng play sa Facebook, tapos mayroong nakalagay doon mute, di ba? Kasi pag pinres mo rin din 'yon, maririnig mo na ngayon yung sound at mapapanood mo na ngayon 'yon sa Facebook. Pero wag mong ipagpatuloy 'yon. Pindutin mo yung YouTube na icon. Pag nagawa mo 'yon, lilipat ka na ngayon sa YouTube channel ko. Ganon. Or if not, pag once na nakapag-subscribe ka na, hinto mo na yon. Tapos lumipat ka ngayon sa YouTube channel ko at Phil Am Vlogger. At doon ka na manunood. Kasi kayo talaga ang inaasahan ko eh. Yung mga kamag-anak ko na mag-patronize talaga sa mga videos ko at panuorin ng panuorin yung mga videos ko sa channel ko para makita ng YouTube na maraming nanonood sa channel ko. Maraming nagpatronize sa mga videos ko para i-recommend nila yon sa mga ibang viewers at lagyan nila ng commercial yon. Kasi pag hindi nangyayari yung ganon, kahit manunood kayo na manunood sa YouTube channel ko at hindi nyo naman pinapanood yung commercial dahil ini-skip ninyo, wala rin akong kikitain. So huwag kayong magtataka pag humihingi kayo ng tulong sa akin sa Messenger, nagkaano kayo na, oh, tito, kailangan, tulungan mo ako, ganito, ganyan. Eh, anong maitutulong ko nga kung ito na nga, nag-YouTube na nga ako, nagpakapal na ako sa mukha ko,
para lang kumita sa YouTube, pero hindi nyo naman ako tinutulungan. Eh, paano ako makatulong naman din sa inyo? Dahil sabi ko nga sa inyo, kung retirement ko lang ang asahan ko para makatulong sa inyo, huwag na kayong mag-expect na makatulong kayo sa akin, na matulungan ko kayo. Dahil ang liit-liit lang talaga ang retirement na makukuha ko. Dahil hindi naman kasi maganda ang trabaho ko dito, driver lang ako eh. Magkano lang naman ang sahod ng isang driver? Kaya lang pinagtiyagaan ko yung trabaho ko sa pagka-driver kasi hilig ko talaga ang driving. Dahil kung mag-CPA naman ako, hanapin ko yung trabaho ko sa bilang CPA, napaka-pressured ng trabaho na yun. Napaka-stressful na trabaho. Okay, malaki nga ang sweldo. Pero pressured ka naman, mamamatay ka doon sa pressured. Stressful na trabaho. Kaya ayaw ko na nga sana magtrabaho talaga na bilang empleyado. Ang problema lang kasi, nung sinabi ko sa asawa ko na gusto ko magnegosyo, ayaw naman niya akong suportahan. Kaya wala akong choice. Kailangan maghanap ako ng trabaho uli bilang empleyado. Kaya lang, naisip ko nga na kung maging empleyado ako, yung talagang gusto kong trabaho na hilig ko, hindi nakita ko yung driving kasi hilig ko naman talagang mag-drive. Kaya yun ngayon ang trabaho ko dito sa Amerika. Kaya hindi niyo ako hindi kayo makapag-expect sa akin na pag halimbawa nag-retire ako, lalong-lalo na bahala kong umuwi sa atin, diyan ako magre-retiro. At pag lumalapit kayo sa akin at wala akong ibang source of income kundi yung retirement ko lang, talagang hindi ko kayo matutulungan talaga. Dahil baka kulang pa nga yung retirement ko pag bili ko ng health insurance ko dyan. Oh, tapos yung mga immediate relative ko sa akin din umaasa. Di wala na, ubos na. Ngayon nga, tinitingnan ko nga yung sa messenger, ang dami nang nanghihingi ng tulong. Di ba paano ko ka ngayon matutulungan? Ang dami kong problema ngayon dito. Laki ng binabayaran ko sa IRS. Dahil ang laki ng utang ko sa IRS. Oh. Hindi nyo kasi nakikita kung ano naman ang problema ko dito sa Amerika. Ang akala siguro ninyo, masarap ang buhay ko dito. No! Kumakayod kami rito. 1:1 kami. Kaya nga naghanap ako ng ibang way na kumita ng pera para makatulong talaga sa inyo. Kasi yun talagang objective ko eh. Na makatulong ako sa inyo. Wala na akong ibang pangarap na gustong yumaman. No! Wala na sa akin yan. Hindi nga ako nung nakuha ko nga yung pangarap kong makatapos sa pag-aral, hindi na ako nangarap. Kaya hindi ako yumaman kasi hindi ako nangarap na yumaman. Kasi nasa pangarap mo yun eh. Pag ang pangarap mo ay talagang pinagtrabahuan mo at marating mo, mararating mo. Ay ang problema lang, ang pangarap ko lang na makapagtapos sa pag-aral. Yun lang pangarap ko at na-achieve ko. Nakamit ko yung pangarap ko. Pagkatapos nun, hindi na ako nangarap. Kasi alam ko na professional na ako, CPA na ako, so madali ako makapaghanap ng magandang trabaho. Oh, yun lang ang objective ko noon. Kaya nung bata ako, yun talaga pangarap ko, makatapos ang pag-aral. Dahil sa kahirapan talaga, yun lang ang nakita kong paraan na asenso ako kung makatapos ako sa pag-aral. Eh, nagawa ko nga naman. Pero hindi na ako nangarap na yumaman. Pero kung nangarap siguro ako ng yumaman, baka mayaman na nga ako ngayon. Ang daming opportunity na dapat yumaman ako. Kaya lang, hindi ko nga pinangarap yun. Kaya hanggang ngayon, hindi ako yumaman kasi hindi ko pinangarap eh. Pero hindi rin naman ako mahirap. Tamang-tama lang. Pero yun na nga, kung aasahan nyo ako na makatulong sa inyong mga problema dyan, kung ang aasahan ko lang din yung retirement ko, sorry na lang, talagang paghihindian ko talaga kayo kasi wala eh, kulang eh. So ito lang YouTube talaga ang pag-asa ko na makakatulong sa inyo, pero kailangan ko yung tulong nyo. Mag-subscribe kayo, tapos panoorin niyo yung mga videos ko para pag
paglabas ng analytics sa YouTube, makikita ng YouTube na, oh, ito, okay ito. Maraming nanonood sa channel niya at saka mga videos niya. So, i-recommend natin to sa ibang viewers. Oh. At saka ngayon, sila na mismo ang maglagay ng advertisement or commercial doon sa videos ko. Tapos, kayo naman, na mga loyal na mga subscribers ko, pag nanonood kayo at biglang sumulpot yung commercial, huwag ninyong i-skip. Pabayaan nyo na lang na matapos yung commercial. Kasi sometimes, isa, dalawa, tatlong commercial sa isang video. Kaya patapusin nyo. Kasi automatic naman yan. Pag natapos na yung commercial, lalabas uli yung mga pinanood yung video. Oh, yun lang ang gusto kong hingiing tulong sa inyo. Kayo ang magpatronay sa channel ko. Kasi kayo ang may interest akin. Kasi yung iba na gusto mag-subscribe sa channel ko, walang interest sa akin yun. Kaya lang sila nag-subscribe dahil siguro nagustuhan nila yung video. Oh. Kaya sila nag-subscribe. Or kaya siguro naintindihan nila yung motive ko sa pag-YouTube at gusto rin nila akong tulungan. Pero wala silang vested interest sa akin. Pero dahil naintindihan nila yung objective ko na tumulong, kaya rin sila nag-subscribe sa channel ko. Pero anytime pwede silang umalis. Pero kayong mga loyal na subscribers ko, hindi na kayo uaalis sa channel ko kasi may vested interest kayo sa akin eh. So sana naintindihan niyo ako. Eh, ilang oras na ba itong mahaba na pala to, 23 minutes. So malapit ko nang tapusin itong video na ito. At sana matahimik na yung bansa natin, magiging magandang ekonomi natin dahil sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, at tulungan natin ang ating presidente na asensong bansa natin. Kasi isa lang ang bansa natin, huwag na tayong mag-away-away. Hindi na uso ngayon yung pula, dilaw, green, pink, wala na yan. Tapos na ang eleksyon, magkaisa na tayong lahat. At ako'y nananawagan din sa mga rebuilding komunista na nauto-uto kayo kay Juma Season at kay Ninoy Aquino, huwag niyo na ang anuhin yun, ginagamit lang kayo. Nagpakahirap kayo dyan sa bundok, samantalang yung mga amo ninyo nagpakasarap sa buhay. Oh. Kaya sana naman gising na kayo at tumulong na lang kayo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, dahil nakikita ko talaga na sa presidency ni President Bongbong Marcos gaganda ang Pilipinas. Okay, so andito na ako sa pipick upin ko. Once again, ingat lang kayo dyan sa atin. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At God bless sa lahat. Take care all of you. And bye-bye for now.